everyone, my name is Marlann Flores. I'm an actress, host, live streamer, and makeup artist. I grew up in a very legalistic faith. Yung sa bahay namin, yun yung pinapractice namin na faith. But at the same time, it's a broken family. So growing up, parang alam mo na dapat sundin mo lahat ng nasa Bible. Dapat law-based. Pero at the same time, sa bahay, hindi naman siya napapractice. So syempre, as a kid, nakakalito, parang dapat ba talaga gawin ko to? Or dapat itago ko na lang yung mga hindi ko ginagawa? But then, I tried. As a kid, I tried to really follow the church, follow the Bible. Pero for some reason, parang empty pa din. Parang kulang yung ginagawa ko. Parang pag nagkamali ako, hindi ko mapatawad yung sarili ko. Pero palaging pinipreach yung forgiveness of Christ. Hindi ko mapag-reconcile yung grace and yung law of God. And then, when I became a Christian, dun ko talaga naintindihan how we are saved by grace. Yung word na amazing grace. Ano ba yun? Bakit amazing yung grace? And it's not by my works. It's not by me following the law because I will always fall short. At wala talaga sa atin ang good. Only God is good. And then, nung naintindihan ko how Jesus Christ as God became a man, lived a perfect and holy life, a righteous life, and then died for sinners, died for me, doon ko naintindihan na, ah, okay, yung pala yung grace. Hindi ko kayang ma-earn ang salvation ko, hindi ko kayang i-earn yung buhay na walang hanggan, only through Christ. And doon ko naramdaman yung freedom. Yung sinasabi nila na freedom in Christ, hindi mo siya mararamdaman outside of understanding His grace, understanding that you are a mere sinner na walang deserve. Lahat ng meron ako ngayon, lahat ng trabaho, mga taong nagmamahal sa akin, yung church, kung saan ko naiintindihan at natututunan yung words ni God, lahat yun, binigay niya lang. That's why ngayon na yung trabaho ko nga is, I'm an actress, I'm a host, live streamer, makeup artist, I'm always out there. My face is always in the camera, like now. So, as much as possible, I try to use that to be a voice and an ambassador of Christ. Meaning, hindi ako yung talagang gusto kong ipakita sa mga tao, which is hard to balance. You want to, you know, to perform well, to be a good host and actress and all of that. Pero at the same time, you want people to see God in you. Not really, hindi siya necessarily ikaw yung magaling. For example, I host live streaming. Ini-inject ko pa rin yung gospel. Every live stream ko, mayroon akong Bible verse na ina-exegete sa ending ng live stream ko. So in a way, you're honoring your job. But you're inserting God's word. Lalo na sa panahon ngayon, mas kailangan ng mga tao ang gospel. Mas kailangan ng mga tao for us to be salt and light, diba? To preserve and to show them the truth. Yun nga, so sa acting, so there's this one time mayroon ako mga artistang friends, diba, na pagka lunch break or dinner break, sasabihin ko sa kanila, okay lang ba mag-usap tayo, mabilis lang. Tapos akala nila marketing, hindi pala. So i-share ko lang talaga sa kanila si Jesus. Kasi before, meron kaming belief sa church ko before na kapag artista ka, makamundo ka. But I realized in every field that God, you know, has allowed us to steward that field, pwede itong mission field for you, kung architect ka man, doktor ka, artista ka. It's actually God's sovereignty that put you there so that He can use you for His glory. So, what I did was, people always wants to listen to me, diba? So, might as well talk to them about something substantial, and that is the gospel. Sa taping, I brought the Bible. Tapos, natanong nila ako, ano yan? Or, nagdala ako ng systematic theology kasi nag-aaral ako na ng theology. Sabi sa akin, ano yan? Nagno-nursing ka? Sabi ko, hindi. Hindi ako nagno-nursing. I get to share the gospel by just, you know, reading actually on my own, hindi ko pa nga, you know, pinupush. Pero yun yung pinaka the best when they ask you about it. And yun, excited lang ako to share. Tapos before, sabi nila, they try to join other religions. But when I talk to them, siguro after 2 years, nakita ko nag-church na sila sa Christian church. So parang, alam mo yung answered prayer na huwag kayong mag-alala kahit mabagal. Minsan, when you share the gospel, hindi agad. Or feeling mo, nireject. Pero as long as they hear the truth, the word of God, si God naman yung magbibigay sa kanila ng eyes to see. Ano lang talaga, I realize kailangan ng patience, kailangan ng trust sa Holy Spirit na just speak of what is true, speak of what Jesus did, and then eventually, siya yung magpapalago ng seed na tinanim natin. This past quarantine, I was invited to be in BBC World. So ngayon, I'm in a Bible study with Americans, Australians. So parang doon ko nakita na, ah, okay, God allowed me to hone
communication skills because I'm not good at communication. I don't know why I'm a host. Siguro God just put me here talaga for His purpose. Pero God honed that so I can talk to different kinds of ethnicities and sa iba't ibang bansa so that I can share them the gospel as well. Yung missional perspective ko palagi is sino ang shesara natin, Lord? At ano yung gagawin natin kaya mo ako nilagay dito? Hindi natin alam yung kung kailan babalik si God and we really need to be equipped. We need to be a part of a local church that can help us grow, help us really get to know God even more para mag-overflow na lang yun sa ibang tao. And at the end of the day, do it in love. Do it because Christ loved you, because Christ saved you, because you are forgiven and saved by grace.